Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So again, wala nang intro. Diretso na tayo. Okay, so for today's video, I'll be showing you 4 different ways on how I make French toast. Again, dito nga sa amin, pag nag-crave ka, so kailangan mong gawin na lang sa bahay kasi hindi mo agad siya mabibili. Ganon ka-critical pag nag-crave ka, ikaw talaga ang gagawa. Okay, so ayan, nag-prepare na ako ng mga ingredients and ito yung pan na gagamitin natin. This is a non-stick pan but you can use kawali or anything na pwede kung wala kayong oven toaster or bread toaster. Ako kasi wala. So ayan, a closer look ng loaf bread na ginagawa ko and it's only 60 pesos. And thank you po sa lahat ng mga customers natin. Okay, so let's start with this one. This is very simple way. So, butter and rosemary lang. So, imimelt mo lang yung butter and then ilalagay mo na yung bread. That's it. But I added rosemary kasi ang sarap ng amoy niya. Okay, so ayan, pinapainit natin yung kawali. Maglalagay ka lang ng konting butter. Ganyan. Sinama ko na yung rosemary. Ang bango niya, guys. So, kinamay ko na. Okay, so, ayan na nga po. Ang maganda dito sa non-stick pan na ginagamit ko, nag-create siya ng mga lines dun sa bread. Diba? Ang ganda niyang tignan. Siguro mga ano lang to, 2 minutes lang. Tapos na siya agad. Lalo pag malakas yung apoy. So, ayan. Mabaligtad-baligtarin lang natin. Hanggang siya ay maging golden brown. Lagay ulit ng rosemary. Napakabango niya. Ayan, okay. So, after 2 minutes, okay na siya. Ito ang French toast natin using butter and rosemary. Okay, so for the second one, we'll be making French toast with condensed milk. So, same process ulit. Lagay-lagay lang ng butter hanggang maging golden brown yung bread. Okay, so ito yung condensed milk. I-dip lang natin yan siya dyan. Ang gusto ko dyan yung kabilang side lang. Kasi pag dinoble mo ng pag-dip, sobrang niya ng tamis. Hindi ko siya bet pag sobrang tamis. Okay, so ayan. I-dip mo lang ng ganyan. Tapos iintayin mo na ulit siyang maging golden brown. Okay, so babaligtarin na natin siya. As you can see, guys, perfect yung color niya. Again, yung pagluto nito, wala pang 2 minutes.
kung gusto mong maiba lang. Lalo sa breakfast or merienda, pwedeng-pwede mo itong gawin. Okay, so ito na ang ating French toast. Alright, so for the third one, nilinisan ko muna yung kawali. So tuwing gagamitin mo siya, kailangan mo talaga siyang linisan kasi yung mga nakadikit. Mahihirapan ka rin later on natanggalin yung bread. So ayan, this one will be making French toast with egg. Napakadali lang niya po. Okay, so add a little bit of butter hanggang mag-melt siya. And then ilagay ulit yung bread. Okay, but for this one, lalagyan natin siya ng egg sa gitna. Okay, so ayan na. Maganda na yung color niya. Lagyan natin siya ng buti sa gitna using this cutter. Para dyan natin ilalagay yung egg. So, ganyan lang siya kadali. Lagi lang kayong mag-add ng butter. Okay, so just put one egg, salt, pepper, and paprika, yeah. Kung gusto nyo mag-spicy. Alright, so for the last one, this is French toast with melted cheese. Okay, so para mas masarap yung French toast, samahan natin ng crispy bacon. Once again po, thank you so much for watching.